Ang layunin sa araling ito ay ang natutukoy kung ano ang dynamics na ibibigay ang pagkakaiba ng piano sa forte at nakikilala ang mga uri ng mga awit at manunugtog. Magandang araw mga bata! Ako ang inyong guro sa Music 4. Ako si Teacher La Arnie. Handa na ba kayong makinig? Pero bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, nais ko sanang balik-aralan muna natin ang dati nating pinag-aralan. Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin kung ang phrases na aking kakantahin ay di magkatulad o magkahawig. Una, ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Pangalawa, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high. Pangatlo, bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sali-sali. Pang-apat, sit-sirit-sit, alibang-bang, sa laginto, sa labubang. At pang-lima, laron-laron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidlan ng bunga. Ang tao ang isang pinakamahalagang elemento ng musika, sapagkat ang tao ang may kakayahang lumikha ng tinig at tumugtog ng iba't ibang instrumento. May iba't ibang tinig ang tao. Sa pamamagitan nito, marami ang nagagamit na talento sa pag-awit ng isahan, dalawahan, tatluhan at pangkatan. Maliban sa mga tinig, maaari ding maging kapalit ang mga instrumento upang lumikha ng iba't ibang uri ng tunog at tinig. Ganoon paman, ang tunog ng instrumento ay may iba't ibang katangian. Maaaring ito'y pailong, malambing, makapal, matinis, magaralgal, maindayog at bahaw na maririnig sa iba't ibang tugtugin at pag-awit. Higit na kaakit-akit ang pagkanta o pagtugtog ng may damdamin na maririnig sa paggamit ng dynamics. Ito ay mahalaga sa isang awit upang maipahayag ang damdaming ipinahihiwatig. Higit sa lahat, ang paggamit ng dynamics sa awit ay makatutulong upang mas higit na madagdagan ang ganda at kulay ng isang awitin. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa tinig ng tao, tunog ng instrumento, ang forte at piano. Ang dynamics ay isang elemento ng musika na tumutukoy sa paglakas at paghina ng tugtugin o ng awitin. Ito rin ang nagbibigay ng matinding emosyon sa isang pyesa o awitin. Ang piano naman ay isang elemento ng dynamics na tumutukoy sa paghina ng isang tugtugin o isang awitin. Samantala, ang forte naman ay isa ding elemento ng dynamics na tumutukoy naman sa paglakas ng tugtugin o awitin. Narito ang isang halimbawa ng pyesa. Kung inyong makikita, ito ay may simbolong P at may simbolong F. Ang may simbolong P ay may mga tugtugin o awitin na mahinang parte. At ang F naman o forte,
Ito naman ay ang parte na may malakas na tugtugin o malakas na awitin. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga uri ng mang-aawit. Ang mga uri ng mang-aawit ay mayroong solo, duet, trio, pangkatan, o koral, or choir. Solo, ang paraan ng pag-awit at pagtugtog ng mag-isa. Duet, ito naman ay paraan ng pag-awit at pagtugtog ng dalawahan. Trio, pag-awit at pagtugtog na binubuo ng tatlong mang-aawit ng sabay-sabay na may iba't ibang armonya. At pangkatan o koral or choir, grupo ng mang-aawit na sabayang pag-awit na may apat o higit pang tinig. Ang ensembles ay tunog ng mga instrumento na pinagsabay-sabay na pagtugtog. At upang makalikha ng kaaya-ayang tunog o awitin. Narito naman ang mga uri ng manunugtog. Una, rondalla ensembles. Pangalawa, orchestra. Pangatlo, drum and lyre. Pang-apat, pangkatkawayan. At ang panglima naman ay banda. Rondalla ensembles ay isang uri ng banda na binubuo ng mga instrumentong may kwerdas. Pangalawa, orkestra. Isang malaking instrumental na grupo o pangkat magkakasamang mga manunugtog o musikero. Ang pangatlo naman ay drum and lyre. Ito ay marching ensemble na binubuo ng mga instrumentong percussion. Pang-apat ay ang pangkatkawayan, mas kilala bilang Singing Bamboos of the Philippines, ay isang orkestra na tumutugtog ng musika gamit ang mga hindi tradisyonal na instrumentong kawayan. Karaniwang hinihipan ang mga instrumentong pangkat kawayan na yari sa kawayan. At ang panglima ay banda, isang grupo ng mga musikero at manunugtog. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Ano ang dynamics? Ibigay ang pagkakaiba ng piano sa forte. Tukuyin ang mga larawan kung ito ay vocal o instrumental. Mga bata, hanggang dito na lang ang ating aralin ngayon. Sana ay nadagdagan ko na naman ang inyong kaalaman. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, paalam!